Alam naman natin na sa bawat team ay merong main gun o yung player na kadalasan ay siyang inaasahan ng buong team. Sila yung mga players na madalas gumagawa ng pinakamaraming puntos at siguradong sa kanila mapupunta ang bola pag crucial situation, gaya ng last seconds ng laro. Dahil sa husay nila sa loob ng court, sila ang tinatawag na ace player. Kaya sa video na ito, i-rate ko ang 1 to 8 na ace players sa Slam Dunk. Disclaimer: maraming team sa Slam Dunk, pero yung mga ace player lamang na talagang nakita natin sa anime at manga ang pag-uusapan natin, kaya simulan na natin. Pang-8, Dai Moroboshi ng Aiwa Academy. Kahit na wala siyang exposure sa anime at konti lang sa manga, sinali ko na rin sa listahan si Dai Moroboshi. Bakit? Una, kasi mismong nanggaling na kay Maki na si Dai Moroboshi ay ang pinakamagaling na manlalaro sa buong distrito nilang Aichi. Dito nga'y dinodomina lang niya ang buong distrito at siya ang tinatawag nilang Star of Aichi. Ang ibig sabihin ay ang pinakamahusay na manlalaro sa buong distrito. Sayang lang at hindi tayo binigyan ni Takehiko Inoue ng pagkakataon na mapanood ang galawan ng point guard na ito. Baka malay mo, pwede natin siyang ilagay sa top 3 natin. At bakit ko nasabi na may pagkakataon na malagay siya sa top 3? Simple lang, dahil binuhat niya ang buong Aiwa patungo sa championship ng Inter-High. At dito nga'y makakaharap nila ang Day High School. Pang-7, Atsushi Toshiya ng Dai Academy. Marahil karamihan sa inyo ay hindi kilala ang ace player na ito. Kasi naman hindi siya pinalabas sa anime at sa manga lang siya nakita. At limited time lang ang kanyang exposure. Ngunit dito ay masasabing isa sa pinakamalakas na player dahil pinangunahan niya ang kanyang team sa pagkakampyon laban sa team ng Toyotama na sadyang napakalakas naman na kinabibilangan nila Minami, Ishimoto at Itakura. At kahit pa alam naman natin na sa distrito ng Osaka, ang top leading scorer ay ang big 3 ng Toyotama na si Minami, Itakura at Ishimoto. Ngunit nagawa niya pa ring manalo laban sa mga ito. At sa Inter-High nga, pinangunahan niya ang kanyang team na makapasok sa championship laban sa Aiwa Academy. At isa pa, ayon nga kay Hikuichi, ang manlalarong ito ay may kukumpara kay Sendo. Doon pa lang, alam na natin na merong ibubuga ang manlalarong ito. Pang-6, si Tsuyoshi Minami. Si Tsuyoshi, ace killer Minami, ang top leading scorer ng buong distrito nilang Osaka. Si Minami at buong Toyotama nga ang unang nagpahirap sa ating mga bida na Shoku laban sa unang round pa lang sa Inter-High. Ang laro ng taong ito ay maitutulad kay Kaide Rokawa at Sawakita kasi kayang-kaya niyang gumawa ng puntos sa labas o sa loob. Naging top leading scorer nga ang ace player na ito dahil sa kanyang deadly 3 points na muntik tumalo sa Shoku. Naisaulo nga niya ang turo ng kanyang coach Kitano na run and gun technique, kung saan nagpo-focus lang siya sa opensa. Kumbaga, 80% sa opensa, 20% lang sa depensa. Kahit magaling pa ito, linagay lang natin siya sa pang-anim na pwesto dahil siya si ace killer Minami na may motto na sirain ang ace ng kalaban para manalo sa laro, na kung saan nahahantong na ang kanyang laro sa karahasan. Dito nga'y nakita natin kung paano niya siniko si Rokawa at humantong sa pagtawala ng malay nito. Dahil dito, nasa top 6 lang siya kasi hindi siya marunong lumaban ng patas. Fujima ng Shoyu. Kenji Fujima, ang ace player at coach ng Shoyu. Dito pa lang masasabi na natin na si Fujima ay isang napakatalinong tao. Sige, imaginin mo, ikaw ang coach na bumabasa sa laro ng kalaban. At the same time, ikaw yung top leading scorer as a point guard. O diba, napakataas ng basketball IQ ng taong ito. Bukod kay Maki, siya ang leading point guard sa buong Kanagawa. At sa dalawang huling taon, siya ang naging candidate bilang MVP sa buong Kanagawa. At ayon pa kay Minami, si Fujima nga raw ay walang takot na mag-absorb ng contact. At alam naman natin na totoo lahat ng yan. Dahil sa laban ng Shohoku at Shoyu, dito niya pinakita ang tunay na laro ng isang Kenji Fujima. Nakalmado lang at pinag-aaralan ang estratehiya ng kalaban. Ang kanyang huri ng gameplay ay may tutulad natin kay Chris Paul, na napakagulang at hindi mo maiisaan sa loob ng court.
dito nga'y pinakita niya sa atin kung gaano nga ba kaimportante ang kumpiyansa sa laro. At dapat huwag kang magpapalamon ng takot, kundi mawawala ang iyong laro. At dagdag lang sa sinabi ni Minami nung nakaraang nakaharap nila ang Toyotama sa Inter-High, na si Fujima ay may kaparehong tapang at kumpiyansa na tulad kay Rukawa, na sa pagiging point guard nga ay ibang klase ang decision making na ginagawa niya. Halos lahat ng nagiging decision niya sa loob ng court ay tumatama. Kaya naman para sa akin deserve niya ang spot na to. Kaide Rukawa ng Shohoku. Marahil nagtataka ka kung bakit nasa pang-apat lang si Rukawa. Ito ang kasagutan. Alam naman natin na kahit first year pa lang si Rukawa ay gumawa na siya ng ingay sa buong Kanagawa dahil sa kanyang uri ng laro na sa ibang level na. Dito ngay naungusan niya na maging ace player ang mga senior na si Akagi at Mitsui. At pinangunahan niya ang buong Shohoku na makapasok sa championship ng Kanagawa. At dito ngay nabigo sila laban sa Kainan. Kaya experience wise, bata pa si Rukawa at marami pa siyang dapat matutunan na teknik sa paglalaro. At mismong si Coach Ansay na ang nagsabi na marami pa siyang kakaining bigas kumpara kay Sendo. Sa ngayon, pang-apat muna siya. Pero alam naman natin kung gaano kapursigi si Rukawa at naniniwala akong magiging number 1 siya sa buong Japan. Akira Sendo ng Ryonan. Sa ngayon, si Sendo ang captain ng Ryonan at the same time siya rin ang ace player dito. Ang manlalarong ito ay katulad rin ni Rukawa na mahilig sa 1-on-1. Ngunit mas bihasa itong si Sendo dahil sa kanyang experience. Sa kanyang junior high nga ay naging mortal niyang kalaban si AJ Sawakita na alam naman natin na sa double A rank na. Sa chapter 177 ng manga, si Sendo ay gumawa ng 47 points kaya may bagong bansag na sa kanya. Akira, scoring machine Sendo. Mulat sa pool pa lang, alam naman natin na maibubuga na ang taong ito kahit sa anong position, maliban lang sa center. Dito pa lang, deserve na niya ang nasa top 3. Shinichi Maki ng Kainan, ang hari ng Kanagawa. Dito nga'y dinomina niya ang buong distrito ng Kanagawa. Sa huling laban nga sa Kanagawa na panalunan nila ang kampyonato laban sa Shoku. At kahit pa alam naman natin na dikit lang ang laban, Kainan pa rin ang nagwagi. Sa pagiging point guard, pumapangalawa lang sa kanya si Fujima. At dalawang beses niyang napanalunan ang MVP award dahil sa pagiging wais niya na point guard. Nasa ibang level na ang pagiging point guard niya kasi passing at scoring ay basic na lang sa kanya. Ayon pa sa author ng Slam Dunk, si Maki Ngaraw ay isang all-around player dahil meron tong katangkaran na 6-plat. Maski itong si Akagi bumibilib sa laro ni Maki kasi kayang-kaya niyang i-feed ang shooter at center nito. Kumbaga sa paglalaro itong si Maki ay hindi buhaya dahil mas tinitignan pa niya ang mismatch at doon niya pinapasa ang bola. Sa ganyang uri ng laro, mas lalong sumikat ang Kainan at si Maki. Hindi lang sa Kanagawa kundi pati sa buong Inter-High. Sa magulang nga na paglalaro ni Maki at sinamahan pa ng bilis ni Kiyota, gumawa sila ng kasaysayan noong tinalo nila sa second round ang powerhouse team na Umamiya sa score na 49-104 pabor sa Kainan. Ang nanguna sa ating listahan ay walang iba kundi ang ace player ng number 1 team sa Japan, 3 times champion sa Inter-High na Sano. Walang iba kundi si AJ Sawakita. Ayon nga sa maraming statistics na si AJ Sawakita ay ang best all-around player hindi lamang sa distrito nila, kundi sa buong Japan. Ang hilig ng taong ito ay one-on-one strat, tulad kina Sendo at Rukawa. Ngunit ang manlalarong ito ay lubos na mas magulang at mas nalubhasa dito. Sa laban nga ng Sano at Shoku, sinalin siya ni Rukawa ng one-on-one. Ngunit pinatunayan ni Sawakita na mas magaling siya, kaya nagbago na lang ng estratehiya si Rukawa dahil naramdaman niya ang kusay ni Sawakita sa depensa. Sa kakayahan niya at tulong ni Minoru, Masashi at Pukatsu, pinagharian nila ang buong Japan sa loob ng 3 taon. At itong si Sawakita ay unti-unting nakilala dahil sa pagbuhat niya sa buong Sano. Maski si Maki ng Kainan ay walang nagawa noong minama siya ni Sawakita at tinambakan ng Kainan ng 30 points. Although hindi sila nagtagumpay na pagharian ng Japan sa loob ng 4 taon kasi tinalo sila ng Shohoku sa nakaraang Inter-High, deserve pa rin ni Sawakita ang unang pwesto dahil sa kanyang pinakitang kakaibang laro.
At yan ang aking sariling ranking sa mga ace player ng bawat kupunan. At kung ikaw naman na hindi sumasang-ayon, libre ang comment section para sa inyong sariling ranking. God bless and thank you.